Ating programa Bible Study here. At sa araw po na ito ay very interesting po yung ating topic. Ang title po niya ay Depression. Pangungunahan po natin yung ibig sabihin ng word na depression sa kahulugan po ng scientifico, and then later on ibigyan po natin ito ng kahulugan sa biblical perspective. Now, gusto po naman natin malaman muna kung ano ba yung ibig sabihin ng word na depression sa kay Webster, ano? Miriam Webster. Oo, kay Miriam na lang o kay Webster. Alam ko, Pastor, yung depression, ano yan eh, na lagi mo naririnig yan kapag nagkakaroon ng weather report. Sabi niya may nabubuong weather tropical depression. Ba't kaya pati yung weather nagkakaroon ng depression? E tao pa kaya? Kahulugan kasi nung word na depression eh, state of feeling sad eh. Meron bang natutuwa pag may bagyo? Kasi parang everybody parang, uy, ano yung sad ano, di ba? Parang, uy. Maulan, tapos malakas yung hangin, kaya... Pero alam nyo ba, meron natutuwa pag may bagyo? Oo, meron din. Mga estudyante pa sa... Hindi na ngayon. Hindi na ngayon kasi pag online, pasok pa rin. Alam ko, mga estudyante ko, pagka walang pasok, natutuwa. Now, tignan po natin yung ano, no, yung base muna nun sa ating naiintindihan kahulugan. Ito po yung napapanahong talakayan. Kasi sa panahon po natin ngayon, napansin natin, mayroon yung maraming taong depressed. Eh. Gusto po naming ipakita at ating pong pag-aralan, hindi lang po sa actual na sitwasyon sa ating panahon, kundi ano ba yung sinasabi sa biblical perspective when you talk about the word discuss o depression. Si Pastor Ryan, ano? Pag sinabi natin depression, eh, maraming kahulugan ito eh. Okay po. Ito pong depression, Pastor, ay pwede po mag-occur across demographic. Ibig sabihin po, wala po siyang pinipiling edad, wala siyang pinipiling gender. Ayon po sa pag-aaral kasi ng Department of Health, sabi niya, depression can occur on all demographics. Ibig sabihin, bata ka man, matanda, babae, lalaki, pwede kayong magkaroon ng depression. Pero, meron din po silang binigay na parang pag-aaral po na ang most vulnerable na po sa mga panahon na ito ay yung mga nasa edad 15 to 29 years old. Yun. Marahil po kasi dahil sa napapadula sa social media, yun na lang nasa ng bashing doon. Yun. Parang feeling nila isolated po sila. Yun po yung mga possible causes. Pero sa ngayon kasi ang mga naapektuhan itong pandemic nito talagang halos lahat eh. Mahirap mong sabihin yung edad na yun na yun lang. Actually, yung mga senior na hindi makalabas eh, talagang most effective eh. Vulnerable na nga sila sa kanilang edad. Eh, di ba, yung mga matatanda kapag hindi sila nagkakaroon ng kakwentuhan, o kaya parang hindi sila nakakapasyal, nalulungkot yan. Eh, lalo na ngayon, hindi na talaga sila makalabas. Eh, lalong nalungkot. Na-depressed.
Kaya nakita, naabalitaan ko ay ma, yung mga karamihan sa namamatay, may edad eh. Oo. May mga dinadamdam po yung pastor, may nararamdaman o na hindi po napapansin. Mm-hmm. Tapos, pag inubo ka, dadaling ka sa ospital. Tapos, bawal ang bisita, pastor. Solo lang, alone. Palagay ko, karamihan doon, hindi namatay sa COVID eh. Sa depression. Dineclare na lang na COVID. Oo, bawal lang bisita. Bawal lahat eh. Pati nga birthday, pastor, hindi ka na makaselebrate. Sabihin, yung dati mag-i-invite ka ng ibang tao, kasi gusto mo nga mag-celebrate yung birthday mo, ngayon hindi na pwede. Online na lang. So, itong depression na ating pumpaksa ngayong araw ay a very broad, ano? Isa lang ito, yung wala daw siyang demographic barriers. Wala siyang pinipili. Bata man o matanda. Babae, lalaki, maaaring maapektuhan. Actually, yung mga bata naapektuhan din dahil hanggang bintana na lang eh. hindi sana yung magkulong. hindi makalabas. Except lang, pastor, yung mga batang nasa kalye na. Ay, yung mga batang kalye. Hindi sila affected eh. Ay, mga 20 years and below, hindi makalabas. Baka mahuli po, no? Wala pong humuhuli. Wala pong humuhuli dun sa mga nandun sa kalye na. Ano lang, parang ang ano natin eh, ang law enforcer natin eh, kung kailan nila magustuhan. Kaya, hindi po nagiging consistent yung ano. Sa totoo lang, kung talagang consistent talaga ang law enforcer natin eh, yung mga bata at yung mga matatanda, hindi na po lalabas yan eh. Kaya, pag dumaan, medyo tatago yung iba. Pag lagpas, labas na naman. Ang daga po, pastor. Pagulay po sa lumalabas yung kasi inconsistent yung ano eh, yung mga enforcer. Yun nga pagsuot nila ng face mask at face shield, pastor eh. Kitang-kita mo eh. Yung face shield, nakataas dito sa buhok. Parang hairband. Tapos yung face mask naman, nakababa dito sa baba. Parang tagasalo ng laway. Hindi mo maintindihan tuloy kung paano ba, pataas ba yun, pababa ba yun. Hindi mo na maintindihan yung purpose kung ba't pa nagsuot ng face mask at face shield. Siguro depressed din yun, pastor. Nakakadagdag sa... Actually, yung mask, pag sinuot nyo ng matagal, talagang mahirap huminga eh. Okay. Nakakadagdag talaga sa depression niya. Lalo na, pastor, pag bad breath ka, no? Talaga madi-depress ka talaga doon. Praise God, oh. So, Pastor Ryan, yung depression pa na isa, ano ba yun? Ayon din po kayo sa pag-aaral ng American Psychiatric Association, yung mga tao daw po na mayroong depression, ang feeling po nila lagi silang isolated. Parang lagi silang hiwalay. Pero meron din po silang binigyan na parang pag-aaral na iba pala yung depression doon sa alam lang po ating sadness. Bawi, namatayan ka, malungkot ka. Pero iba pala yung depression. Nagbigay siya ng parang pagkakaiba. Una, bawa, yung sadness daw po ay yung painful feeling na, kumbaga parang, kasi naalala mo yung namatay mong kamag-anak. Loved ones. Po. Pero yung depression daw po, kahit hindi ka namatayan, pwede siyang umatake sa'yo. Parang bigla ka na lang nalululungkot, bigla ka na lang nawala ng gala sa mga dati mo namang exciting kang gawin ng mga trabaho. Tapos sabi po nila, yung mga namatayan, hindi nawawala yung self-esteem. Nandun pa rin, malungkot lang sila kasi namatayan sila ng kailang kamag-anak. Pero itong depression po, yun ang nawawala. Nawawala yung self-esteem nila. Parang feeling nila worthless sila. May mga tao pa po na may depression pero yung parang nadidisgust sila sa sarili nila. Kasi parang feeling nila wala silang kayang gawin. Kasi parang meron sila sigurong sa una parang ano lang po, inferiority complex. Na hindi yun na-deal sa kanila, hanggang sa lumaki sila, tumanda sila, yun na po yung pakiramdam nila doon. In short, yung depression talaga, parang wala ka nang magawa sa buhay mo. No? Kasi kahit gusto nilang sumaya, gusto nilang mag-move on, lagi sila bumabalik po doon sa feeling na wala akong kayang gawin, ito lang ako. Meron nga pong mga tao na mukhang masayahin. Sabi nga nung ano eh, nagpakamatay, pero masayahin siya, pero paano ba't siya nag-gawin? Maraming mga... Ang tawag dito, yung mga kilalang tao na nagpapakamatay. Celebrities po, Pastor. Celebrities. Oo. Isa si Robin Williams. Ano? Napakasayang tao. Pero bakit kaya nagbigti? Mayaman, masikat na tao, masayahin. Pero nakita lang isang araw, nagbigti gamit yung kanyang sinturon.
So hindi pati alam ano yung tumakbo sa isip niya noon kung bakit ganun. So may mayaman po siya. Oh. Sikat po siya. Tapos ang saya pa nung American Psychiatric Society, yung mga, nalungkot kasi namatayan ka, minsan nag-iisip lang parang gusto lang mamatay kasi gusto lang sundan yung mahal sa buhay. Pero yung may depression, dahil feeling niya worthless na siya, parang kinabukasan, gigising siya, parang ganun pa rin yung sitwasyon niya, doon sila gusto magpakamatay. Kaya yung isa po yung depression sa cause ng maraming suicide cases po ngayon. Sa buong mundo, parang tinatala po nila na parang 300,000 deaths per month ang cause ay depression. Kasi nga parang yung taong may depression po, pagising nila, malungkot na naman ako. Bukas, malungkot na naman ako. Parang ayoko na nung ganung buhay kasi parang kada gising ko, gusto hindi mawala-wala yung lungkot na yun. Gusto mong kumawala dun sa ano, pastore, sa lungkot? Paano ba makakawala ano, pastor, talaga sa lungkot? No? Yung kasing depression, pag hindi yan nagamot, hindi dumaan sa treatment, it affects the mind. Kaya yun na yun, dumadating na dun sa suicidal tendency. Kaya maraming nagpapakamatay. Kasi kung ano na lang pumasok sa isip. Pumasok sa isip. Parang gusto mo lang wakasan yun. James, ano yun? Parang alam ko, Pastor, ano eh, yung mga depressed na mga ganyan, hindi lang sa isip yan. Alam mo, minsan sinasabi nga nila eh, minana mo na daw yan. Yan. Parang ano, parang genetics mo daw yun. Parang yung lahi na yan, talagang mahina ang isip nila, mabilis silang mabuhang, kumbaga. Parang ganyan. Merong ganun. Pero ako, pag tinignan ko siya, mas nakikita ko, may mga sources kasi, ibig sabihin, merong mga kaganapan kung bakit na-depress yung tao. Siguro, ugatan natin yon. Kasi naniniwala ako, wala namang pinanganak na depress agad. Ibig sabihin, may mga karanasan na kung bakit itong mga karanasan na to, ang nag-ugat noon, marahil hindi agad lumabas ngayon, pero later on in life, nag-manifest ngayon siya. Parang ano yung ubo yan eh. Kaya ka naubo kasi nasabid ka o may plema ka. Pero ang yung ubo, hindi problema eh. Ang problema ay nasa loob eh. Parang depression. Yung depression, ano yan? Parang sintomas yan na kung bakit nangyari, may problema sa loob. Alamin natin yung mga problema. Pero alam ko sa Pilipino po, hindi masyadong tumatalab yung depression eh. sa atin po, matibay po tayo dyan. Pansinin nyo, pag bumasyal tayo sa mga ano, sa mga lalong depressed area. Yun na yung word na depressed. Oo, pati area, depressed. No. Tanong mo, yung walang masyadong makain na, tanongin mo, kamusta kayo? Mabuti po. Lalo na pag may camera, no, Pastor? Nakasmile pa sila. Nagkakaway-kaway. No. Biro mo, wala na masyadong makain, tanongin mo, mabuti po. No. So, at ang Pilipino, talagang kayang-kaya natin tong depression eh. Lagi nakangiti. Yun. Oo. Kaya kahit anong bigat ng problema, talagang kayang-kaya natin 'yan eh. Pero sir, kahit ano, hindi applicable yung sadness, yung other meaning po ng depression sa Pilipino kasi we are one of the most smiling people in the world. Meron nga po pag-aaral parang index doon ng optimism. Kumbaga sa buong mundo, pang number 5 po tayo. Mm-hmm. Kahit na medyo third world country tayo, pero sa optimism index, number 5. May nakatalo sa atin. Akala ko number 1 ang Pilipinas. Masayahin daw ang mga Pilipino eh. Maging number 1. Yun, lapit. So, kaya po, mapansin natin sa ating panahon ngayon, no, ang mga tao, di ba? Bumibili na lang ng mga succulents eh, yung mga halaman. Na, they will always find ways to eliminate or to avoid being depressed. Para ma-entertain po may sila. May ginagawa. Oo. Kaya mabili gadget ngayon eh. Eh pag ano, pag-aalaga din ng hayop, ganun din yun eh, yung mga pets. Oo. Kasi kapag meron kang ano, meron kang laging pinipet, kumbaga parang meron kang aso o kaya pusa, wag lang siguro kung ahas yung pet mo. Pero basta may pet ka, parang meron kang nadidistract ba yung utak mo na meron kang outlet. Meron kang parang, wag lang ano, beer house ang gawin yung outlet. Kasi alam mo yon, pwede rin sa iba. Eh, yung mga bagay na yan, mapag-uusapan yan. Actually, yung alak po ay isa sa mga parang pinapaiwas po sa mga depressed. Kasi, lalo siya, ano siya eh, depressan po siya eh. So, lalo siya nade-depress kapag uminom ng alak. Uh-huh. Pag sumobra siguro. Parang narinig ko rin yan eh, sa advertisement nung ano, na casino. Sabi daw nila, para lang kapag daw kayo nalulungkot, huwag maglaro.
Huwag magsugal. Pero nakikita ko dito sa lutuhan natin, ang daming nakapila, na-depressed. At kaya... Tuwing hapon, mahabang pila. Tuwing hapon, mahabang pila. Wala na nga hong social distancing. Depressed na. Oh, madaming depressed. Parang ito napakahirap po na i-illustrate. Ano? Gusto lang namin ipakita sa inyo yung talagang nangyayari. And later on, we would like to share kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga bagay na ito. At makita po natin yung ano, yung participation natin. Kasi mahirap po tayong mag-usap na wala naman po tayong basihan na pinag-uusapan. Pastor Mo. Opo, eh, totoo po yung pastor. At isa pa pong cause po yung nangyari po itong mga nakaraang mga buwan, eh yung ating pong lockdown, pastor. So yung lockdown na po yun, eh marami po talagang mga tao po ang nagkaroon ng depression po. May dyan nga po, malapit lang po sa Port Estate eh. Opo, eh, talaga po umakyat yung tatay doon po sa bubong. Bakit? Kasi nga po, eh, nawalan po siya ng trabaho. Eh, wala naman pong ayuda pong nakarating sa kanya by that time. Nilockdown lang, hindi naman binibigyan ng ayuda. Wala pong ayuda, pastor. Eh. Kaya talagang nalungkot po yung ano. Eh, meron po siyang bayarin, meron po siyang anak, at meron pong mga umaasa po sa kanya. Kaya it caused yung depression doon during the ECQ times po natin. Ito pong salitang lockdown, eh, talagang pag inintindi mo mabuti, pareho to ng padlock eh. Pinadlock ka, oh. Lockdown eh. Pag lumabas ka, huhulihin ka. Oo. Yun ang ibig sabihin nun, no? Opo, hanapan po kayo ng quarantine pass. Quarantine pass, oo. Pastor Rick, paano ba yun? Ikaw ba yung nahuli ng walang quarantine ba? Aranas ka naman. Hindi nga ako makapasok sa mga stores, pastor eh. Hinahanapan ng quarantine pass. Yan. Oo, sa Mercury, dininay ako eh. Walang maniniwala. Kagabi. Ano? Dumain ako sa Chowking. Sabi sa akin, eh, bawal ang senior na kumain dyan sa ano. Bawal. O, kagabi lang discrimination yun. Ano? Discrimination, pastor. Hindi ko malaman kung sino yung nakapag-isip nung gano'n. Na bawal yung matanda. Kahit malakas. Alam ko kasi ang mga nila lockdown lang eh, gina-quarantine eh, yung mga may sakit eh. Yung nakakahawa po yung sakit. Oo, kaya napakagulo ng definition for so many months hanggang sa araw na ito siguro, no? Talagang pati po yung ating quarantine ano eh. Ano ba yung tawag mo doon, yung quarantine pass po. Hindi, may, ano tayo ngayon eh, GCQ. Quarantine protocols ko. Yung protocol, oh. So, actually po, yung marahin po yung nakadagdag sa depression kasi yung word na uncertainty, hindi mo alam next 15 days ano na mangyayari. Bukas, makakalabas sa bako o hindi. Yung trabaho ko ba, pagtapos ng ECQ, ng GCQ, nandyan pa rin. So marahil po, yun din po yung nag-cause na maraming tao na-depressed during the quarantine period po. Eh, lalo ko itong mawawalan kayo ng trabaho. Opo, pastor. Sinabi ko nga doon sa isang ano eh, sa isang government enforcer, sabi ko, siguro hindi po kayo nadidepress kasi kahit merong quarantine, may sweldo kayo. Hindi po tumitigil yun. Hindi naman tumitigil siguro yung sweldo nyo. Eh, yung mga private people, pag hindi po nagtrabaho yan, hindi po kakain yan eh. Oh, madami po yun. Gusto nyo, hati na lang tayo sa sweldo nyo para hindi tayo ma-depress. So ito po yung mga totoong issue na mahirap ipaliwanag. Pero ito yung nangyayari, Pastor Rick. Yeah, pinakamatindi dyan, Pastor, talaga yung economic dislocation ng karamihan. Na nawala eh. Dahil naka-lockdown, hindi sila makapagtrabaho. At ang pinaka-result nun eh, inaalis pa sila sa trabaho. Pero meron talagang pinagpala, Pastor, itong lockdown na ito. Yung mga walang trabaho, talagang dati nang walang trabaho at dating standby, yun po ang nabigyan ng mga ng ano ang tawag dito? Ayuda. Ayuda, oo. Nakakatanggap ng 8,000. Lagi may pagkain. 8,000? Imagine mo, dati na talaga silang walang trabaho. Nung nagka-lockdown, nagkaroon na ng ano ba yung ration, ano? Relief goods. O, relief goods. Nagkakaroon pa ng 8,000. Samantalang yung may mga trabaho na nawalan ng trabaho, sila pang walang natanggap kasi meron daw silang trabaho. Eh.
Yun po. So, ito yung nakakagulo sa... Hindi ko maintindihan din. I'm sure na ano. Kaya namin sinishare to, not for any other reason. Gusto namin maiparating sa inyo na meron din nakikinig sa problema nyo tulad namin. Yan. Nakakarating. Pastor Fidel. Isa sa mabigat po talaga itong panahon natin ngayon, yung tinatawag na social stigma. Kasi po sa dahil sa pinagdaanan ng bawat isa na hindi naman dati nangyari. Mm-hmm. So dahil sa pangyaring ito, ay marami po talaga na-discourage, na-depressed. So yung anxiety nandoon na. Mm-hmm. Doon po yung pinakabuod ng simula. Kaya maraming nagulo ngayon. Mm-hmm. Dahil sa pabagbabago din na protocol na hindi alam kung ano ba talaga ang narapat gawin. Lalo na po itong issue ngayon, yung beep card, ano? Na kung saan ay noon na pwede kang bumili at magpa-load ka para lang makasakay sa bus, sa ilarte. So ngayon, nagkaroon naman po ng pababago. Ano po? So ito yung mga pangyayari sa panahon natin ngayon na nahirapan po talaga ang bawat isa. So affected lahat. Kaya napakahirap po na ang isang tao nakaranas nito, eh hindi alam kung anong gagawin. Kaya nananamblay, ano, nalulumbay, hanggang sa wala siya gagawin kundi i-isolate yung kanyang sarili sa tahanan nila at magkulong na lang. Mm-hmm. Ayaw na may pag-usap kasi naguguluhan na. So ito po yung mga pangyayari sa panahon natin para ngayon. Sa English yan eh, leave me alone. Diba? Diba? Para ano, leave me alone. Yan. Para napakahirap po. Bigat. Gusto kong mag-isa. Ganun. So ito pong pinag-uusapan namin yun. Dinadaan na lang po namin sa ngiti ito, pero deep inside, depressed din po kami. Ano? Meron kami nararamdaman na kalungkutan, hindi para sa sarili namin, kundi nararamdaman natin yung kalungkutan para sa pangkalahatan. Yung sentiment. Lalo na nabalitaan natin, Pastor, yung ano, yung bata daw nagpakamatay dahil doon sa module. Parang nakakalungkot yun. Sipin mo, module lang nagpakamatay. Oo. Unang linggo pa lang po yun, Pastor. Kasi ako bilang educator eh, dito sa eskwelahan ng ating simbahan, gumawa tayo ng paraan para hindi malungkot ang mga bata eh. Sa sobrang ganda ng paraan eh, sabi ko nga, bakit hindi naisip ng DepEd yun? Ang dami naman nilang paparaanan, sa pa, na-delayed na nga sila sa opening ng class. Ibig sabihin, mas marami silang panahon para mag-prepare, para mangyari ito. Actually, itong pagbukas na itong public school ngayon, marami na depressed eh. Kasi mga magulang, Pastor, ano, report sa akin, ha? Sabi ng magulang sa akin, kailangan daw nilang kunin yung module dun sa school. Tapos, every week, kailangan ibalik nila. So, yung mga namamasukan, eh, kailangan nila umabsent ng 2 araw. Sabihin, mo ako, nagsisikap ako, gusto kong magtrabaho. Eh, kailangan ko kunin yung module ng anak ko, hindi naman pwede yung bata ang pumunta dun sa eskwelahan para kumuha. Eh, sino mautusan ko? Eh, nagtatrabaho ako. Tapos, kailangan ibalik yung module, eh hindi ko rin mautusan yung anak ko. Wala namang pwedeng kumuha. Bawal lumabas ang bata. Bawal naman ano. So, sa loob na 1 linggo, kaysa 6 na beses nagtatrabaho yung tao o 5 araw nagtatrabaho, eh, nabawasan pa ng 2 araw para lang doon sa module na yun. Ang tawag dyan, nahirapan tuloy yung mga bata. Kaya madalas yung mga bata, hindi lang yung bata, pati yung mga magulang, nade-depress din sila. Paano nga naman nila magagawa po yung ganoon pag sasabay ng mga bagay na yun? Kasama pa dyan, Pastor, yung dahil module yun, may mga parte po doon na talagang hindi pwedeng walang teacher. Hindi nila maintindihan. Ang tumatayo ngayon teacher ay yung nanay. Nakarinig na po ako ng ganyang problema ngayon kasi sabi ng nanay, hindi ako marunong bumasa eh. Ayun, isa pa po yun. Paano kaya ituturo nung nanay yung module? Opo. So, ang daming depression talaga, Pastor Rick. Oo nga, Pastor Rick. Nadagdagan, nakita ko nadagdagan kasi hindi naman lahat ng nanay eh, marunong magturo eh. Opo. Nakadagdag pa, Pastor, yung mali-mali yung contents ng module. Ang dami. Although konti lang naman yun, pero sabihin, dagdag nga yun. Dagdag yun. Sino nga magtutuwid sa DepEd? Sila na nga yung pinaka... Authority. So, naalala ko nga, Pastor, yung nakita ko doon sa Facebook, yung ano, nakalagay doon sa module, ano, yung mga... Colors. Diba, yung crayola. Eh, tapos alamin mo kung anong kulay yon. Eh, paano mo naman malalaman? Eh, black and white yon. So, hindi mo madi-define kung sino din yung kulay nila o kung sino yung... Mahirap talaga. Madi-depress ka talaga doon. Depress po yung module, anong kulay. Wala. Hindi, ang sabi nila, experimental lang naman. Experimental. Sa susunod na taon, ma-i-improve na yun. Ayun, lalagyan na ng kulay.
Isa pa po sa naging problema ngayon, yung signal. Kailangan umakit pa sa bubong. Ayun. Yung po sa bandang Bisaya, yung mga teacher po doon, mga senior na umakit ngayon pa sa bubong para lang makakuha ng signal. Kaya napakahirap po talaga. So, hindi na po ngayon, ano, pati mga teacher, akyat bahay na rin. Akyat bubong lang. Akyat bubong lang, hindi na akyat bahay. So, talagang, ano, there are so many ways sa panahon ngayon na madidepress ka talaga, Pastor Vic. Kamusta ba yung depression level mo? Maalala po natin po sa historical background ng depression, yung Great Depression po. Nakaugnay din po ngayon. That was happened many centuries ago. That na katulad din po marahil ngayon. Ang problem po noon ay economic depression. Kaya nagsisimula na rin sa atin ngayon yung dahil sa COVID ay meron tayong economic depression din. So yung sinasabi na Great Depression po ay the longest, the deepest and the widespread depression in the 20th century. So malamang mangyayari din marahil sa ating kapanahunan. Kaya this is a global economic problem. So saan kaya tayo? Saan tayo hugot ng ekonomiya o tulong? Malalaman po natin mamaya sa ating biblical perspective. With all history, no, with all due respect, ang mundo po ay dumanas po ng napakaraming uri ng kalamidad, daluyong, lindol, no? Famine. Yung mga bagay na yun, nakaranas po tayo ng marami, no? Nakita ko ngayon ang human intervention na nangyari dito sa famine na ito, kung pwede nating tawagin famine, ano? Kasi itong COVID, salot ito, no? Nakita ko yung intervention ng tao o ng government dahil sa ito'y bagong uri ng sitwasyon, Nakadagdag ito sa kahirapan ng tao, No? Nakadagdag ito at nakita ko kasi tayong mga tao hindi tayo sanay ng walang social distancing. Talagang gusto nating katulad lang ng birthday, ngayon sino ba magpapakasal ngayon, ano? Parang kiss the bride, parang meron kang mask, paano ba yun? Online pa, sir, online. Saka-facial ka. Ang hirap talaga nung, kasi tayong mga tao, talaga yung socialization, it's our daily practices, Di ba? Yun lang kakain ka, Naka-experience akong kumain sa isang fast food, Pastor, kanya-kanya kami lamesa, Pito kami. Kaya ang layo na nung isa, Parang ang hirap ngayong kumain sa labas. Mas maganda pa mag-drive-thru ka na lang. Kaya ang uso ngayon sa drive-thru, maraming parking, Alam nila, doon na kakain yung mga tao sa kanya-kanya sasakyan. Dumating pa nga sa point noon na pati sasakyan, kailangan may number lang, Kung ilan lang ang kasya. Pwedeng ganun. Samantalang yung nakasakay doon, asawa mo tsaka anak mo, kasama mo rin sa bahay. Parang yung motor, Opo. Mag-asawa pa. Ang daming experimental na nangyari na talagang in-experimento ng gobyerno na kung paano gagawin. Mag-asawa kayo, hindi kayo pwede back-ride. Back-ride. Dapat may barrier daw. Pero magkasama kayo sa pag natulog sa kama. Parang hindi ko maintindihan talaga. May barrier din po sa kama nila. Kaya tinanggal na yon yung barrier. Wala na. Okay. Pero marami na nagdusa ron. Marami na depressed dun, Oo, marami. Maraming natikitan. Oo, natikitan pa yung iba. So, ang hirap nating bawal kang lumabas ng bahay na walang mask. Inandun ka sa loob ng bakod mo, hinuli ka. Kasi lumabas ka nga naman ng bahay, nasa loob ka ng bakod. So ito yung mga istorya na kuminsan parang nakakapangiti ng tao, at the same time nakaka-depress. No? So instead na makatulong ang ang government, tingin ko sa karamihang pangyayari, hindi po nakatulong ito.
Kasi mayroong isang nag-comment na kailangan daw kasi ang ilalagay na pinaka-leader talaga niya sa ganyang policy ay medical people talaga. Parang hindi yata ganun ang nangyayari sa atin. Kaya it brings more chaos and ano bang tawag mo ito? Confusion. Naku-confuse. So, ginawang eksperimento talaga. Ngayong araw to, sabi ni Pastor Vic, pwede na rin lumabas ang senior. Nabago ba yung quarantine natin? GCQ pa rin. GCQ pa rin. Oo. So, ito po yung mga bagay-bagay na kaya nga po gusto namin harapin ngayon. Ano naman yung sinasabi ng Biblia sa mga bagay nito para maglinaw po tayo. At makita po natin na sa bahagi ng banal na kasulatan, meron po ditong mga pangyayari na maaari makapagbigay sa atin ng panibagong kaisipan, mabuksan tayo ng bagong pananaw. Pastor Vic. Bigyan muna natin po ng kahulugan po ulit. Other meaning of depression, it can cause a psychotic disorder, marked especially by sadness. So, balikan po natin, ang isa pang cause po ng depression, yung rejection. And at the same time, yung inggit. At ito ay biblical illustration from 1 Samuel chapter 16, chapter 17, 18, and 19. Mm-hmm. Ito'y basahin na lang po natin at isang istorya po between Saul and David. Okay. So, meron po siyang dahilan, may mga reasons, may mga causes ng depression. He was rejected. Nainggit siya kay David nung panahon na maraming napatay si David at siya ay libo-libo lang. Si David po ay 10,000. At marami pa pong iba. And that causes also yung war, naging dahilan din yung fightings between David and Goliath. Nagkaroon din po ng killings, multiple murder, suicide, and psychotic experience. Medyo nabaliw po siya, ang sabi nga po ng Bible. And at the same time, in the last part, ay nag-suicide siya. So, sa Bible pala, noon pa lang meron ng ganyan, ano? Oh, pero pasto, nakiprevent yan. Alam mo doon sa Book of Genesis, diyan mo makikita yung unang sample ng depression. Mm-hmm. Alam mo kung sino yung pinakaunang na-depress? Si Adan. Si Adan, oh. Kasi nakita ni Adan, bakit yung mga hayop, meron partner. Bakit siya walang partner? Yun. Nakita ng Diyos. Lonely po, no? Oo. Nakita ng Diyos. Inagapa ng Panginoon. Mababasa mo yan sa Genesis chapter 2. Sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Mm-hmm. Ayun. Kaya pangit po yung yung alone. Kasi pag alone ka, mas malamang madedepress ka talaga. Kasi nakikita mo yung iba, bakit ang saya-saya nila? Bakit ikaw mag-isa ka lang? Eh, bakit yung mga yunok masaya din? Single din po yun. Iba yan tayo. Yunok. Kasi ang kaligayahan nila yung paglilingkod. Iba yung mga singleness, masaya naman ah. Ay, kasi nga iba ang kaligayahan naman nila. Ayun, pero yung case kasi ng kay Adan, makikita mo doon na ang Diyos ang gumawa ng solusyon. Makikita mo yun na ang Diyos ang kumilos. Hindi si Adan ang tumulong sa kanyang sarili para matanggal siya dun sa state na yon. Nakita ng Diyos sa wisdom ng Panginoon, sabi niya, it is not good for a man to be alone. Amen. Kaya ginawa ng Panginoon, binigay si Eva. Although it's okay, but it's not good. parang gano'n, no? Parang okay lang. Pero it's not good at the end, no? Parang, kasi sa panahon ngayon, Pastor Mo, magpanag-asawa ka ngayon, talagang parusa eh. Marami na pong responsibilities, Pastor. Yung po talaga yung pag-aasawa at pagpapamilya. Ano ba yung to gain dun?
May kasama, Pastor. Sabi kasi ng Panginoon, di ba, go and multiply. Eh kung di siya magkaroon ng asawa, paano siya magmumultiply? Oo, di ba? Nung panahon na yun, kasi yun nga yung solusyon. Basically, nung panahon na ng Genesis, ang solusyon na naisip ng Panginoon ay ganun. Eh ngayon, sa atin, iba-iba naman ang form of depression eh. Iba-iba, katulad ng binanggit ni Pastor B kanina, si King Saul. Hindi naman sa asawang depression noon eh. Iba naman yun eh. Sa inggit. Parang katulad ni, ano, ni Cain sa kasi Abel, di ba? Nainggit naman si Cain kay Abel. Di ba? Na-depressed din yun. Kaya ganun. Kaya niya nagawa yung krimen na yun. Nagawa niya. Pastor Fidel, ano ba yung sinasabi mo dyan sa ano? Pastor, isa rin po sa mga dahilan ng cause ng depression ay yung sickness. Yung po yung karamdaman na marahil wala ng lunas. So dito po sa Mark chapter 5 na kung saan may kwento po dito is about a woman na kung saan ay siya po ay nagkaroon ng bleeding. 12 years po yun. Sa loob ng 12 years, ang isang babae pag inaagasan, hindi mo na may tsura siguro. Paano na ang sitwasyon niya, makalagayan niya. But dito po, sabi nga po dito, naubos na yung kanyang kayamanan at ilang doktor na ang tumingin para po siya ay mabigyan lunas. Ngunit lalo pang lumala yung kanyang karamdaman. So itong babaeng ito, discouraged na, depressed na, hopeless na. Kasi wala na. But isang araw, narinig niya ang Panginoon Jesus ay dadaan doon sa kanila. Amen. Ayan. So, dahil sa pangyaring ito, wala na yun. Ang dami ng doktor tumingin, walang lunas. Narinig niya ang pangalan ng Panginoon Jesus na parating, doon po siya nabuhay ng loob. So, sa kanya, ito na lang ang huli kong pag-asa. So, nakita po niya ang isang solusyon nito na makatulong sa kanya Panginoon Jesus. At nangyari po ito because of faith. Gumaling po yung kanyang karamdaman sa loob ng 12 years na wala na lunas. Ngunit dahil narinig niya ang Panginoon Jesus parating, marahil matagal niya narinig ito na ang Panginoon Jesus ay papagaling, hindi siya naniwala. Pero that time, wala na siya mapapuntahan, ubos na talaga. Nagkaroon siya ng pag-asa nung marinig niya ang pangalan ng Panginoon. Amen. Gumaling po siya. Yung word na hope. Hope. Kaya sa ating mga mananampalataya, napakahalaga po ng ano, word na hope, no? Kung wala ngayon, bukas. Hope eh. Okay. I hope tomorrow. Kung wala bukas, next week. Kung wala, next month. Kaya yung mananampalataya, Pastor, ano, hindi na siya ano, prone doon sa salitang depression. Hindi na de-depress. So. Kasi alam na niya yung pangako ng Panginoon. Nandun yung tinatawag na natutunan na niya. Tapos, dahil inilagay ng Panginoon sa atin yung kanyang Espiritu Santo, makikita mo yung kalakasan na instead na yung mga tinatawag nating ano, negative emotions, napalitan, sabi ng Bible, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, di ba? Patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Makikita mo ngayon na yung dapat na nakikita ng mundo na depression, kapag nakakilala sa Panginoon, nagbabago, nag-iiba. Na dati, ang laman niya ay kalungkutan, kasawian, at yung mga iba't iba pa na karanasan, ha? Ngayon, napalitan. Napalitan ng hope. Napalitan ng love. Ngayon, instead na magde-duel siya doon sa negative emotion niya, eh dahil sa kapatiran, dahil sa pangako ng Panginoon. Tulad sinabi ng Bible, di ba sabi niya, huwag nga daw nating kalimutan na mag-meet tayo. Hebrews 10. Eh mahalaga po yun, yung talagang fellowship. Amen. Kaya hindi po tayo naniniwala na manatili ka na lang sa bahay mo at manood ka na lang sa service. Kasi naniniwala po talaga tayo sa fellowship. Amen. Kasi yun po yung design ng parang kay Adan, kay Eva. Eh sana nag-Facebook na lang silang dalawa, si Adan sa kasi hindi naman eh, ang tawag doon hindi yun ang solusyon para ma-counter mo yung depression. Marahil parang skin deep lang, matabunan lang natin ngayon. Pero later on, lalabas lang din siya. Actually, pasang yung pag-aaral po na yung mga mas exposed sa social media, mahilig mag-Netflix, mag-Facebook, meron po sila parang rate na 2 times pa silang mas prone sa depression. Baka nababas sila. Marahil, Pastor. Parang yung Koreanong mga artista na pag nabas, nagpapakamatay. Ganun po. Di ba yung sa ano? Kasi imbis na good news yung kanilang nakikita, pangako ng Diyos yung kanilang nababasa, ang nababasa nila yung mga paninira sa kanila, pang lilibak sa kanila, pang-api sa kanila. So, yun po yung nakakadagdag sa kanilang hopeless na nga sila, nawala na yung purpose nila sa buhay, meron pa mga taong
parang hinahamak sila. Oh, po, pati yung news pastor eh. Pag araw-araw nating naririnig yung news na yan na bad ito yung news. Mga bad news po na dahil sa COVID-19, ito yung mga namamatay, ito yung na-infect, ito yung nina-lockdown. So may epekto yun sa mga tao po eh. Okay. Eh kung hayaan po natin na ano po yun, yung ating pong dun sa oras na yun, na tayo ay may ganung sitwasyon, eh hanapin po natin yung Panginoon. Tayo lumapit sa Panginoon, matatagpuan po natin yung mas ano po yun, magbibigay ng joy po at magre-replace ng ating depression. Amen. Oh. So, ako pasusingin ko lang po. Oh. Kasi meron po akong ganyang karanasan dati. Nung bata ako, parang ang tawag yung larin ng nervous breakdown. Mm-hmm. Kasi nung mga bata po, kapag nakakarinig ako ng masamang balita, di ba, nung mga 90s, parang sulusunod yung disaster natin. Lindol, yung pagputok ng pinatubo. Kapag nakapanood ko sa balita, ang tendency ko po nung bata ko, pupunta ako sa isang sulok ng bahay, nandun lang ako, tapos piling ko, nasusuka ako, nangihilo ako. Every time po na ganun, na may narinig akong bad news. Nawala lang siya nung nakakilala ko sa Panginoon. Amen. Kasi, pag narinig mo, may bibigay sa inyong sap eh. Ay, hindi ko yun. Oo, wala yung ano. Pero dati sa ganun po, ngayon parang nanginginig pa ako. Nanginginig ako. Parang feeling ko nasusuka ako, iba-ibang ano, kasi naglaro na sa isip ko na, ay, lilindo na naman, may puputo na naman vulkan, may bagyo na naman, parang nandun na yung parang trauma po ba? Tatakot po. Yun yung paulit-ulit na iniisip mo yung masamang mangyayari sa'yo, na wala naman. Opo. Meron akong kakilala na ayaw na lumabas ng bahay eh. Kasi baka raw siya masagasaan, baka raw siya ma-hold up. Paranoid pastor. Parang ano na eh. Ayaw na talaga lumabas. Parang ano siya, no, related din siya doon sa salita, nag-worry na siya. Ay, talagang ano, talagang wala pa eh. Naiisip na niya, na-imagine daw niya eh. Oh, kaya, meron siyang futuristic imagination. Oh. Grabe. Eh, lalo na yung kunuwento sa akin ng aking kaibigan ng isang araw eh, ganun eh. Na meron daw siyang mga barkadang matatanda na ang ginagawa nila, lumalakad sila every morning. Walking. Okay lang mag-exercise. Oo. So mula nung nagkaroon ng lockdown, ayaw na silang lumabas. At yung dalawa sa kasama niya ron, eh, tinamaan pa ng COVID. Tatanong nga niya kung paano tinamaan ng COVID, di naman lumalabas ng bahay. So ito po yung mga situations, no, na lalo na siya hindi lumalabas ngayon. Oo. Ay, sabi ko, araw-araw ako lumalabas eh. Oo. Palabas-labas ako sa pintuan. So, so pastor, di ba nung kasagsagan ng COVID, nanginigay pa tayo sa mga frontliner tayo eh. Okay, pero wala po ni isa sa atin ang nagkasakit kasi yung ating ginagawa ay para sa kapurihan ng Panginoon. Ay hindi, meron talagang Diyos eh. Amen. Eh katunayan niyan na meron talagang Panginoong Diyos. No? Araw-araw tayo nagluluto, nagpapak ng pagkain. For the past many months, ano? At ang hinaharap natin, yung mga frontliner, eh, police, military. Barangay, So, we bring food. Kasi kawawa naman talaga sila nung unang mga ilang linggo at buwan. Wala talaga magpapakain, ano? So, we just did it for, ano, ano bang tawag mo dito? Hindi ka naman hero nun, eh. Ano bang tawag mo doon? Concern ka lang. Human, ano? Isa tayo eh. Naintindihan natin ramdam, ang sila. Ramdam natin na ano, may pangangailangan sila. Dinadala natin ng pagkain. Passion po. Oo. At sa bandang uli, madalas po sa kanila, Pastor, pwede bang ipag-pray nyo rin kami? Nakakatuwa, sapagkat nakita namin yung kahalagahan po ng pagmamalasakit. And with that, nakita ko na bawasan yung kanilang depression eh. Kasi yung mga militar, yung mga frontline, natatakot din silang mahawa eh. Sa totoo lang ah. Kasi pag nakita nilang may hawak kung alcohol, nangihingi eh. Di ba napansin niya? Mahabol pa po. Dahil ang dala nating alcohol, yung malaki eh. Hindi sila lang takot sa bala, no? At matakbo sa akin, pastor, pahingi alcohol eh. So, talaga makikita mo, sino ba naman ang hindi natatakot? Pero nakita namin na sa araw-araw na ginawa ng ating Panginoon do sa program na yon, ano, iningatan po tayo ng Panginoon eh. Amen. It's been 7 months, walang isa sa atin ang tinamaan ng COVID. Amen. O, iningatan talaga tayo ng Diyos. Isang pong patunay namin yan na ang Diyos po hindi lang po sinasalita at iniisip.
ang Diyos po ay totoo. May Amen. Diyos na mag-iingat sa iyo. Of course, sabi ng iba nag-iingat din naman kami. No? Pwede kang mag-ingat eh. Mag-mask ka, mag-alcohol ka, no? Mag-social distancing ka. Pwede maging successful yung pastor mo eh. Okay. Tinubukan natin yun eh, no? For many, many months. Mm, sa totoo lang, nakakakita po tayo ng ano, walang social distancing sa SAP eh. Dikit-dikit. Oo, pastor eh. Oo. Wala naman masyadong nagkakaroon, ano? Wala naman. Oo. Sa loto, dikit-dikit din yung pila. Sa palengke. Sa palengke, dikit-dikit din yung mga tao. So, kung merong mas yung mga tao at meron silang tinatawag social na social distancing, I think that is one of the best way to prevent no na magkaroon ng ano, na magkaroon ng pandemic yung ano hawa-hawa. Oh. So babalik tayo doon sa ating pinag-uusapan sa araw na ito, yung tungkol sa word na depression, at gusto natin makita yung mga mas malalim na solusyon. Ano ba yung solusyon, Pastor Fidel, doon sa Romans chapter 5? Makita po natin din sa Romans chapter 5 na kung saan si Paul po ay nagkaroon ng word of encouragement po, ano? Na tinatawag na peace, hope, and faith, triumph, and trouble. Na kung saan ay kailangan mapagtagumpayan yung mga kinakaharap po natin, ano yung mga kabigatan, discouragement, suliranin man, hopeless. May sinabi po si Paul dito na mabasa po natin sa chapter 5 na Romans mula verse 1 to 5 na kailangan magkaroon tayo ng peace, magkaroon tayo ng hope, at especially yung faith po natin sa ating Panginoon. Isa po ito sa mga bagay na kung saan nakita po niya na mahalaga sa isang tao yung tatlong bagay nito. Bakit? Kasi kapag tayo po ay nalo sa sitwasyon, kailangan natin ng peace. Kailangan yung peace of mind, yung presence of mind, na para po tayo ay hindi po ma-depress. At kailangan po natin ng hope, na kailangan po natin mabuhayan ng pag-asa na sa Diyos may pag-asa at mayroong buhay na regalo para sa atin. At yung faith po, ano, na sinabi po dito, yung faith na kapag tayo po ay may kaugnayan sa Diyos, so no way yung depression, discouragement, yes, tayo po ay dadaan lahat sa trouble and trials. But kapag may faith po tayo, tandaan po natin, lang dyan ang Diyos, dahil may pangako po siya, hindi na tayo iwan ni pabayaan man. Mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. Ayon ng Diyos sa tayo mapahamak. Kinakapahalaga po itong tatlong ito, yung peace, hope, and faith. Sinabi ni Paul. Yun po yung ano, nagbabind sa atin na magkaroon tayo Amen. Ng kapayapaan sa Diyos. Eh. Amen. Sa anumang sitwasyon, no, yung kapayapaan na galing sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng garantya. Amen. Kaya yung hope mo doon sa area na yon, Pastor Ryan, talagang hindi mapapasalbayan yun. Ano? Parang hindi mo mapakaila eh. Opo. Ano ba yung sinasabi sa John chapter 10, di ba? Opo. Kasi kung pag-aralan po natin yung sinasabi ng mga tao na naranasan ng depression, sabi po ng iba, nagtik naman siya ng gamot. Kumusulta siya sa maraming doktor, psychiatrist, pero nadun pa rin yung kanyang kalungkutan. Ang sagot kasi ay isa lang, si Jesus. Kung babasahin po natin yung John chapter 10, verse 10, sabi doon, the thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. At yun po yung ginagawa ng depression. Ano yun? Ninanakaw niya sa atin yung kaligayahan. Ninanakaw ng depression yung purpose ng isang tao, yung hope ng isang tao. Pinapatayin niya yung kanyang pag-asa. Pero ito yung magandang balita. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. So ang depression dala niya sa atin ay kalungkutan, hopelessness, pero si Jesus, ang dala niya ay sa iyo ay kagalingan doon sa iyong dinaranas ng depression. At yung buhay na abundant. Abundant din lang sa pera, abundant sa kaligayahan, abundant dun sa hope, abundant dun sa purpose na meron tayo sa Panginoon. At kung idadagdag pa natin po dyan yung peace of God. Kasi ngayon, Pastor, uncertain tayo sa ating kalagayan, di mo alam yung mangyari bukas, yung mga taong dumaranas ng depression, ngayon malungkot, bukas malungkot pa rin siya. Kasi bakit? Wala siyang peace of God. Sabi po kasi ng Philippians 4:7, and the peace of God which surpasses all understanding. Kasi yung taong depressed, wala na po siyang mapuntahan talaga eh. Pagising niya mamaya o bukas. Maliban sa salita ng Diyos, ay hindi po talaga tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ano? Assurance po eh. Yung pangako, no?
Pangako ng salita ng Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng lakas upang makapagpatuloy tayo sa anumang uri ng sitwasyon sa araw-araw. Ayan. Pastor Mo. Opo, eh talaga pong yung atin pong Panginoong Diyos ay mabibigay po sa atin ng ganun pong hope. Eh. Sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, who delivered us from so great a death and thus deliver us in whom we trust that He will still deliver us. Kaya pangako po yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Na ano po yun? Eh kung niligtas nga po tayo ng ating Panginoong Jesus eh. Yung pumunta po siya dito at binigyan niya po yung buhay niya para sa atin. Mm. Para ano tayo po yung maligtas doon po sa spiritual. No? Gayun din po, ang Diyos din po ay patuloy tayong i-deliver. Saan po? Sa anumang sitwasyon? Sa anumang depression na nararanasan po ninyo? No? Ano po yun? Kung tayo lamang ay magta-trust. Magtitiwala sa Panginoon. Mm-hmm. Bakit? Sa Kanya, meron po tayong hope. Sa Kanya, meron po tayong pag-asa sa bukas na mangyayari. Amen. Ang Diyos kasi nakakaalam ng bukas eh. Amen. No? Kaya kung magtitiwala po tayo sa Panginoon, yung pag-asa po natin, eh, meron po tayong mas matibay na pananaw. Kasi hindi ka talaga makakagawa ng maayos na pagpaplano sa buhay mo kung lagi kang depressed eh. Lito, takot, no? Pastor Rick, oh, ano Pastor, ba yung sinasabi ng Philippians? No? Yan. Isang magandang halimbawa para maiwasan natin yung depression ay yung karanasan ni Apostle Paul. Oo. Alam natin yung karanasan niya eh. Dumaan siya sa maraming pagsubok, no? Nakulong siya kung saan. Eh, siguro yung palo sa kanya, tinanggap niya lahat 'yun eh. So on that moment eh siguro kung ikaw ang nando doon baka sumuko ka na. Pero si Apostle Paul hindi. He maintained yung kanyang sarili, talagang nagtiwala siya sa Panginoon. So tinanggap niya 'yun. Kaya nga sabi niya dito sa Philippians chapter 4 verse 12, sabi niya, I know how to abound everywhere. And in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Ayan. So sanay siya. Sanay siya. Oo. Dinaanan niya lahat eh. Mm-hmm. So yung depression pala, meron din na idudulot na buti sa atin. Kasi, you are tried. Madalas ko naririnig yan eh. You are yung tried. Galing sa hirap na tao, pag naghirap ulit, sabi niya, hindi, galing na ako dyan. Galing na ako dyan, yan. Hindi ako takot. Parang yung mga taong galing sa hirap, no? Hindi sila takot na makaranas. Ang natatakot dyan, yung mga hindi nang galing dyan eh. Oo nga, Pastor. Oo. They never experience, katulad sinasabi ni Paul, no? Sabi niya, I have learned both to be full and to be hungry. Mm-hmm. Oh, sanay siyang magutom din. Oh, mm-hmm. Okay lang. Oh, both to be abound and suffer needs. Ayan. Kaya yung ating mental conditions na ang isang tao ay nadidepress, hindi naman po dahil sa karanasan lang eh. Ang depression talaga, may malaking kinalaman ng mental health dyan eh. Oo nga, yung kaisipan. Paano mo tinitignan yung sitwasyon sa buhay mo, no? At ito yung nagbibigay ng ano, ng kaparaanan sa atin kung paano tayo mag-iisip at magdidesisyon sa araw-araw ng ating buhay. Pastor Vic, ano ba yung sinasabi natin sa Psalms chapter 119? Those who fear you will be glad when they see me because I have hope in your word. Yun. So, napakaganda po na ang salita ng Diyos katulad po ng Bible study on the air ay ipinoproclaim po natin, we declare God's word para ang mga nakikinig at na nanonood po sa ngayon ay magkaroon ng tunay na pag-asa. Mm-hmm. Ang pag-asang ibinibigay ng Panginoon. In verse 77, let your compassion come to me that I may live, for your law is my delight. Yeah, again, ang salita ng Diyos ang ating nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kapayapaan at patuloy po na yung compassion ng God. Kahit na anong nangyayari ngayon, yung kanyang compassion, God's compassion and love be upon us. At dagdagan ko na rin yung verse 117 at sinabi po dito, uphold me and I will be delivered. I will always have regard for your decrees. Again, patungkol lahat sa salita ng Diyos. The law of God, the statutes of God, the decrees of God
ang siyang pag-asa po natin. God bless. Praise God, no? Yung mga Kristiyano talaga na kumakapit sa salita ng Diyos. Amen. Hindi po to tatablan ng depression eh. Oo, kasi yung salita ng Diyos ang kanyang pinanghahawakan eh. Ang sabi ng Biblia, I will not leave you, I will not forsake you. Grabe yung pangako ng Diyos. Oo, hindi kita iiwan. Amen. Hindi, kaya kahit anong sitwasyon mo, once na naalala mo yung sinasabi na pangako ng Panginoon sa iyo, maiibsan yung ano mo eh. Yung kalungkutan, yung mga bagay na gano'n, ano? Pastor Pinel, di ba? Opo, may sinabi rin po si King David sa Psalms chapter 34, verse 18, sabi po doon, the Lord is near to those have a broken heart. Yun. And save us, such as have a contrite spirit. So okay. Ito po ay isa sa mga, alam po natin, na yung karanasan po ni King David. Broken-hearted na yan, ha? Oh. Broken-hearted, ano po? But, sabi nga po, ang Diyos ay malapit, nandyan lang po talaga. Mm-hmm. Hindi niya tayo lalayuan eh. Hindi po totoo yung sinasabi na God's from a distance. Nandyan mm-hmm. lang po talaga ang Panginoon. At naalala ko sa Isaiah chapter 30 verse 18, mm-hmm. na ang Diyos ay kasing lapit lang ang ating panalangin o pagtawa. Mm-hmm. Kaya napakahalaga po yung every time meron tayong kinakaharap, tumawag po tayo sa Panginoon, at ang Diyos po hindi na tayo bibiguin. Amen. Nakahanda ang Panginoon na tayo tutulungan. Amen. Sabi ng Psalms eh, the word of God is light. Amen. Amen. Liwanag daw ito ng ating nilalakaran. Eh. Oh. Mm. No? Lamp unto my feet. Lamp unto my feet. And a light unto my path. You know, Pastor, kailangan balikan natin yung ano. Mga tao kasi minsan hindi nila na identify na, uy, meron din pala akong senyalis na depressed ako. Baka kasi nagiging discussion natin ngayon, naintindihan nila, once na nalaman mo o na-identify mo, na-depress siya. Mm-hmm. Eh paano pag hindi naman niya na-identify, na-depress pala ako? Mm-hmm. O meron pala akong parang senyales? Mm-hmm. Kasi alam mo yung iba, dinadaan lang sa kain yan, mm-hmm. pero depressed din pala yun. Mm-hmm. Iba naman, di makatulog. Yung iba naman, sobra sa tulog. Mm-hmm. Pero alam mo ba, lahat yun ay mga sintomas o mga senyales na sandali, baka meron ka ding senyales ng na-depress ka na. Depress ka na. So once na na-identify mo yun, na nga, meron pala akong ganun din. Then ito na ngayon. Dapat marunong tayong tumawag sa Panginoon. Sabi sa Psalms 77, mapapansin natin yung psalm ni Asaph, no? Makikita mo doon yung pagtawag sa Diyos. Kasi mahalaga 'to eh, yung marunong kang i-accept. Kasi ang paano mo i-solve ang depression kung ayaw mo namang tanggapin na nararanasan mo rin pala 'yon. Minsan nagtitigas-tigasan tayo eh, na parang ay, hindi, malakas ako, kayang-kaya ko yan, hindi ko nararanasan niya. Yung mga depression na yan, para lang yan sa mga mahihina. Tuloy nagkakaroon tuloy ng parang maling impression na hindi mo alam, ikaw rin pala, meron ka din palang ganon. Bawad, tagal mo nang di nakakain ng samgyup, parang nadidepress ka na. Gustong-gusto mo na kumain ng samgyup. O di, lahat na lang ng mga pagkain nakikita mo, na-imagine mo, ay, samgyup na yan. Parang ganon. So, dapat marunong tayong tumawag sa Panginoon. Katulad nung sa Psalm 77. Sabi niya doon, I cried out to God for help. Makikita mo yung word na I cried out. Kasi kailangan tanggapin mo muna. No, ngayon, pag natanggap mo na, then huminga ka ngayon sa Diyos. Ganon din yung sample doon sa Bible, sa New Testament, na kung saan naalala niyo yung isang bulag, na tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. Bartimaeus. Oo, si Bart. Bart. Oo, si Kuya Bart. Sinabi ng mga kasama yung mga tumahimik ka dyan. Parang, lalo siyang sumigaw. Eh, lalo siyang sumigaw. Yun yung sikreto nun eh. Kasi minsan tayong tao, meron kang nararanasan, pero parang nahihiya ka. Parang isip-isip mo, ay, baka pagtawanan nila ako. Ay, baka hindi nila ako maintindihan. Huwag kang mag-alala. Alam mo yung UCF, kasama sa vision and mission natin dyan, sabi dyan, amen, a place where the depressed, the prostrated, and the confused. Nakakatuwa, no? Kasi inilagay ng Panginoon sa founding ng ating church, no? Nilagay ng Panginoon yung salita na yon. Ibig sabihin, makikita mo talaga na it is part of the works of God and the works of His kingdom na i-address yung mga ganyan mga issue. Amen. Na hindi dapat pinababayaan yung mga taong ganyan, yung may karanasan.
Kasi tandaan mo, ako din, minsan din akong depressed. Mm-hmm. Eh kung walang tutulong sa akin, walang kapatiran na mag-i-encourage sa akin, walang Diyos na magbibigay sa akin ng courage o ng future hope, edi baka katulad nung sinabi kanina sa John 10:10, baka nagpakamatay na lang din o baka sinayang ko na yung dapat na gagawin ng Panginoon sa buhay ko. So ibig sabihin, hindi tayo laging magandang start o magandang sitwasyon. Sa totoo, mas maraming ang panahon na hindi maganda. Naghahanap ang tao ng Diyos kapag may pangangailangan. Eh, pero may tugon ng Panginoon. At ang tugon ng Panginoon nung sumigaw yung bulag, di ba? Hindi siya pinansin. Isa hindi pinansin, hindi siya narinig. Kaya ginawa niya, nilakasan niya yung sigaw niya. Kapatid, kung nagko-comment ka sa mga Facebook natin o doon sa YouTube natin at parang pansin mo, hindi ka na napansin, eh mag-comment ka lang lagi. Kasi mapapansin ka. Ang tawag dyan, minsan kasi kailangan sumigaw ka din. Kasi minsan, syempre, marami din ginagawa. Marami rin yung ano. Ang tawag dyan, tayo po kasi, ganun din. Ang Diyos nakikinig sa atin. Ang Panginoon natin ay nagbibigay sa atin ng pansin. Katulad na isang magulang din. Na marami siyang anak. E di, minsan, alam mo yun, parang pinipila-pila din yan eh. O sige, ito muna. Next, ito na. Dami ng trabaho. Dami. Oh, kasi kung hindi, mau-overstress naman yung magulang. Yung magulang naman na madedepress. Kawawa naman yung mga gusto anak. Gusto nating ano, no, ipakita yung ano. Ano ba yung talagang solusyon, Pastor Rick, no? Nga, Pastor, eh. Sabi ka dyan sa 1 Corinthians. Oo, ano ba yung talagang tamang solusyon upang mapaglabanan natin itong tinatawag na depression? Oo nga, Pastor. Ang depression talaga, isa lamang pagsubok yan na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, may gusto kasing patunayan ng Diyos kapag dumarating yung mga problema na yun kasi meron siyang gustong temptation? Palabasin sa atin. Temptation. Oo. Kaya ang pangako niya dyan, sabi niya, no temptation has overtaken you except such is common to man. Common, eh, no? Common pala sa lahat atin ito. Lahat nakaranasan natin lahat yan. Lahat. Walang. Dadaan tayo lahat yan. Lahat tayo dadaan dyan. Ano sabi? Sabi niya, but God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may able to bear it. So, ang Diyos na rin pala ang magbibigay ng solusyon sa mga problema natin eh. Hindi hahayaan ng Diyos na masubukan ka ng hindi mo kaya. Yung hindi mo kaya. God is faithful po kasi. Pastor. Faithful ang ating Panginoon. Kung dumadaan daw tayo sa pagsubok sa ating panahon ngayon, sa panahon ng pandemya. God is still faithful, Pastor. Ang Diyos daw ay hindi hahayaan na masubukan ka beyond. Kaya meron tayong ano eh, kanya-kanyang toleration sa temptation o hardship o trials, di ba? O yung iba, kaya niya itong bagay na ito. Pero para sa iba, mahirap yun. So, sabi ng Biblia, tapat daw ang Diyos at hindi daw niya hahayaan na tayo daw po'y dumaan sa mga pagsubok na hindi natin kaya. Tawag doon, pangako ng Panginoon. Napakagandang illustration o yung conclusion. No? Ano man yung pinagdadaanan natin, mga magulang at mga kapatid, ang Diyos mismo ang nangako. Amen. Na anuman ang pinagdadaanan natin, ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Amen. He will not allow beyond, no, our capability to be tempted beyond. Ibig sabihin niyan pa sa ibang salita eh, kaya mo 'yan, kapatid. Iyon. Pag inalaw ng Lord yung pagsubok na yon, kaya mo. Amen. Sapagkat actually promotion mo 'yan eh. Kasi malalagpasan mo yan eh, Pastor Pidel, ano? Amen. At pag nalagpasan mo, promoted ka. Oh, yung mga test na yan, no? Parang school yan eh, di ba? Long test, final test, quarter test. Pag nalagpasan mo yung mga test na yan, promoted ka. Grade 2 na, Pastor. meron talagang mga pagsubok minsan na mahirap. Oh. Hindi mo kayang sagutan ng isang araw lang. Oo. Kaya may continuation ng exam eh. Minsan may part 1, may part 2. Oh, 'di ba? Minsan merong written exam, merong ano, practical exam. Hindi kasi minsan nagmamadali din tayo eh, na parang gusto natin ngayon din, ngayon kailangan malutas 'to, ngayon. Minsan merong mga kailangan mong ano eh. May God's time. Oo. Tapos gagamit din ng Panginoon ng lingkod niya. Yun. Kasi kami mga pastor, kinakausap kami ng Panginoon eh. Minsan gigisingin kami ng hating gabi para ipag-pray ka lang. Amen. Ang tawag doon,
ang Diyos mismo gumagawa ng paraan para malutas yung pinagpe-pray mo. Oh, kaya mahalaga yon na yung kapatiran, yung pagsasama-sama natin, yung sa kumbaga, hindi lang siya laging isang solusyon. Mm. Ang solusyon kasi ang Diyos eh. In short, gumagamit ang Diyos ng tao. Ang sabi ng Biblia kasi, with God, all things are possible. Amen. Amen. Kailangan po natin ang partnership sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano at mga anak ng Panginoon, ang ating pong pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon ay lubhang napakahalaga. Sapagkat ito po yung nagdadala sa atin sa isang mas malinaw at makabuluhang buhay. Amen. No? Sabi nga sa akin ng tatay ko eh, ano daw ba yung mapapala ako sa pagpapastor? Ano? Hindi ko makakalimutan yun eh. O, kikita raw ba ako dun? O, yayaman daw ba ako dun? Sabi ko, ang pagpapastor kasi eh, tawag ng Diyos yan eh. O, eh isa pong napaka makabuluhang buhay kapag tayo po ay tinawag ng Diyos. Sa totoo lang, lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon upang magamit ng Diyos. Amen. Isang mensahe po ngayong araw ay una, tandaan po natin, napakahalaga po ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen. Sapagkat ang Panginoong Diyos po ang nagbibigay po ng pamamaraan upang mas makita po natin ang kaluwalhatian niya, lalo po sa mga ganitong pagkakataon. No? Itong ganitong pandemya. Ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Imagine, for the past 7 months, walang isa man lang sa atin ang nagkakasakit ng ganoon. Bagkos, tayo po ay nagagamit pa ng Panginoon upang maging kasangkapan din ng mga frontliners, no? Na makita natin na maging bahagi tayo. Hindi tayo maging pabigat. No? Hindi lang sa kanila, sa pamilya natin, at sa mga mananampalataya at kumikilala sa Diyos. Amen. Dahil po sa pandemyang ito, muli pong nabuhay yung Bible study on the air. Amen. Opo, at nakita natin na ano eh, na hindi tayo papayag na hindi makapangaral eh. Amen. No, hindi tayo makaalis ngayon, hindi tayo makapag-mission ngayon, pero ang Diyos po ang gumawa ng kaparaanan. At nakararating sa bawat pamilya pa. Mas malupit po sa misyon to kasi nakakapasok hanggang bahay eh. Oh. Worldwide pa, Pastor. Worldwide pa. Oh. Hindi na tayo mag-aeroplano. Nakakarating yung mensahe ng ating Panginoong Diyos sa bawat tahanan, bawat buksan niyo po yung aming Facebook at yung YouTube eh. Mm. Makakapasok po kami. Oo. Oo. Pwede pang i-replay, Pastor. Pwede pa niyong ulitin. Purihin ng Diyos, oo. Kaya po, lubos po ang aming pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa mga ganitong pangyayari. Amen. No? Na ang Ebanghelyo ng Panginoon ay makakarating po sa inyong mga tahanan at sa ganon, tayo po ay makakasumpong ng kaligtasan. Amen. At buhay sa Panginoon. Amen. Sa araw po ito, anyayahan po kayo ni Pastor James sa isang sinner's prayer. At ihanda po natin yung ating mga puso, no? Sa panalangin ito, pag tinanggap po natin ang ating Panginoon, sabi ng Biblia, ang sino mang tumanggap sa Kanya, meaning sa ating Panginoong Diyos, sa magitan ni Kristo, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggang pangako. Pastor James. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, maraming salamat po sa salita mo na nagbibigay ng buhay sa amin. Ngayon pong oras na ito, inilalapit ko po sa iyo ang mga nanonood, ang mga nagsisumikap at naghahanap sa iyo. Kapatid, kung ikaw yung naghahanap sa Panginoon, sumunod ka sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Diyos, ang ito. Panginoong Diyos. Narito po ako. Narito po. Salamat. Salamat. Nasumpungan mo. Nasumpungan. Ngayong oras na ito, tinatanggap ko po ang iyong pangako. Ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang iyong bugtong na anak na nagbibigay sa akin ng buhay. Nagbibigay sa akin ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat. Sa kalayaan na ibinigay mo sa akin. Hindi ako matatali. Ng depression. Dahil pinalaya mo ako. Dahil pinalaya. Ayon sa iyong pangako. Ayon sa iyong
Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. Gamitin mo po ako, Panginoon. Gamitin mo po. Upang yung natanggap ko, upang yung natanggap ko, maibahagi ko rin. Maibahagi. Sa mga nangangailangan. Sa mga nangangailangan. Ito po ang aking dalangin. Ito po ang aking dalangin. At pasasalamat. At pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan. Amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin yun ng pananampalataya at pagtanggap, asahan po natin na ang ating Panginoong Diyos ay tapat sa kanyang pangako at kayo po ay magkaroon ng kapayapaan mula sa Diyos at buhay na pangako niya. Amen. Hanggang sa susunod pong linggo, ito po ang inyong programa kasama ng ating mga pastor, ang United Christian Fellowship, ang programang Bible Study on the Air. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi na yan mga depressed, Pastor. Amen. Waiting here.